kami ito, Panginoon. Lord, nadalangin po, Panginoon, wala po ako sa ngayon ng Panginoon. Pinaniwala po ako, Panginoon, na samahan mo ako, Panginoon, na ikaw po ang magpapakayat sa lahat ng pag-iis. Panginoon, upang maintindihan ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na binigyan mo ako ng ito ang first time po, Panginoon, na maghayad ng isulita, Panginoon, Lord. Salamat, tukupan mo ako, Panginoon, yung buwetan na tukul, Lord. Welcome to your Holy Spirit, God. Nire-review po, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, Lord. Manahan ka sa bawat isa sa amin, Lord. Bigyan mo ako, Panginoon, ng karunungan mo, ang galing sa isa. Pinadakila ka namin, Panginoon, ang pinasalamatan, ang maraming pasalamat sa iyo. Amen. Hallelujah. Nagadala po kayo na makita ako dito sa harap ng natin ngayon ay ang panahon ang kailangan. Alam po natin, sa buhay natin, may panahon, may nakalaan po sa bawat isa sa atin. Kailangan may panahon tayo na maglingkod sa Diyos. May panahon tayo na kilalanin natin ang Diyos. May panahon tayo na magkaroon tayo sa relasyon sa Kanya. Kailangan ng panahon. Kung hindi tayo kikilos kailan pa. So, napakabuti yung topic natin. Yung panahon ang kailangan. Sabi po ng Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay ng silong ng langit. Sabi po ng Biblia, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Mayroong panahon ng tagsibol, may panahon na taglamig, taginit. May kapanahunan na isinisilang ka, may kapanahunan na mamatay tayo. Yan po ang katotohanan. Minsan po kapag hindi natin alam ang katotohanan, tayo ay hindi natin maintindihan, tayo ay bagabag. Bakit ang tao ay sa buhay, tapos mamatay man? Di ba po? Sabi nga po, may kapanahunan. So, kailangan tayo ay maghaliktik sa salita ng Diyos para ang bawat salita ng Diyos ay maintindihan natin. Sabi nga po dito, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ay mabuting gawa na siyang nagtatapos nito hanggang sa araw ni Jesus Kristo. Sabi po dito, dapat tayo mapayapa kasi ang Diyos ay ang Diyos po ang nag-alisa sa atin ang kabutihan na ginawa niya, kaya nga nilikha niya tayo. Di ba po? Ang mga tao ay nilikha ng Diyos, ang lahat ng bagay. Sabi nga po, ang Diyos po ay nagbigay ng kabutihan sa atin, kaya nga sabi natin ang Diyos ay kabutihan, makapangyarihan. So, paano natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos kapag mismo tayo, wala tayong relasyon sa Kanya? Panahon nga natin, parang kunti lang para sa Diyos, di ba po? Ang panahon natin na binigay sa Kanya, kumbaga parang sila-sila na lang. Tama po ba yun? Dapat, kung mayroon tayong ano sa sarili natin, dapat kilalanin natin ang Diyos. Hindi tayo magsayang sa mga oras natin sa mga walang kwintang bagay. Dapat magtuon tayo doon sa relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng magandang buhay kapag mayroon tayong relasyon sa Kanya. Sabi nga po, mayroon po ako isang kwento. Minsan tayo, hindi pa ako Kristiyano, ito ay open ko lang sa inyo, hindi pa ako Kristiyano, sinatawag ko ang Diyos kapag may kailangan lang ako. Sabi ko, Lord, sabi ko ganun. Pero actually, wala akong relasyon sa Kanya. Alam po natin, tayo, kilala natin ang Diyos, pero wala tayong relasyon sa Kanya. Anyway, nung hindi pa ako Kristiyano, sabi ko, Lord, gusto ko po, Panginoon, na magkaroon ako ng magandang bahay. Nung una nila ako Kristiyano, sabi ko, Lord, gusto ko magpag-asawa ako, maging mayaman ako. Sabi ko ganun. Pero hanggang doon lang yung prayer ko sa Panginoon, pero wala akong relasyon sa Kanya. Hindi binigay ng Panginoon sa akin nung dalaga pa akin. Hanggang na 29 years old ako, parang trabaho na lang ako, trabaho, bahay, minsan barkada pa, kasi wala ang Diyos sa akin. Pero kapag may, alam po ninyo, kapag may Diyos sa buhay nyo, yung oras nyo, ilaan nyo sa Diyos, hindi nyo ilaan sa mga barkada na walang, actually hindi naman masama ang barkada. Hindi ko na sinasabi ang barkada masama, pero pipili tayo ng barkada na magdadala sa atin doon sa patungang sa Diyos. Isa po din ang katapatiran, yung may parampalataya sa Diyos. Kasi kapag meron tayong kaibigan na may parampalataya sa Diyos, mayroong bagay na matuturo siya sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi po nga dito, walang maikling daan sa espiritual na pagkahinog. Maraming taon ang kailangan magdaan bago tayo magkaedad. Sabi nga po, sa spiritual life natin, hindi basta-basta mahinog tayo. Hindi tayo basta-basta lumago. Mayroon tayong mga proseso na pagdadaanan. Totoo po yun.
Tulad din po na pananganak tayo, di ba po, hinuhog tayo ng ating magulang hanggang lumaki tayo. Ganun din ang spiritual life natin. So, kailangan natin pagtatrabahoan. Iba na ganun ba yung pagtatrabahoan? Yung mga bagay na hindi natin ginagawa, yung mga bagay natin na hindi pa tayo Kristiyano, na ginagawa natin, kapag Kristiyano natin, i-alis na natin yun. Hindi ba sa basta, sabi na, ang pagkakaroon ng karakter ng tulad kay Kristo ay hindi maaaring madaliin. Hindi dapat natin madaliin. Kasi si Kristo hindi nagmamadali sa akin. Tayo po, mag-fail tayo minsan. Kasi tayo ay dinadaan pa sa proseso. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang Diyos nagsabi, ako alam, hindi ako nagmamadali. Dadaan tayo sa mga pagsubok para tayo maging matuto upang yung mga naranasan natin, ibahagi natin sa kapwa natin. At higit sa lahat, kapag meron tayong mga naranasan, may pagsubok tayo, ang Diyos ang kasama natin. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Diba? Sabi nga po na tulad ng physical na paglaki ng nangailangan ng panahon, yun yung nasabi ko sa inyo kanina, na tayo, ang physical natin, hindi na nanganap tayo, lalakad na ba tayo? Di ba hindi po? Kaya sabi ko sa inyo kanina, na bago tayo lumaki, dumadaan na tayo sa pagkabata, hanggang nilugod tayo. Ganun din po yung spiritual life natin. Sabi nga po, bakit nga ba matagal ang proseso? Sabi po, may katanungan. Kaya tayong baguhin ng Diyos sa isang iglap, ngunit pinili niyang gawin ng dahan-dahan. Alam lang na natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Pwede niya tayong, sa isang iglap lang, baguhin niya tayo. Sabi nga po, di ba ang Diyos ay makapangyarihan? Totoo po yun. Pero mas maganda na unti-unti tayong magbago. By practicing sa ating sarili, sa ating karakter, para maging tuwangis tayo ni Kristo. Amen po ba? Sabi nga po, may limang dahilan ang kung bakit matagal tayong magbago at lumago. Sabi po, matagal tayong matuto. Amen? Matagal tayong matuto. Kaya kadalasan, kinakailangan ulit-ulitin apat na po o limang bisis ng bawat sara na ituturo sa atin. Ulit-ulit yan, kailangan turuan tayo kasi minsan, turuan tayo ngayon, bukas, hindi na natin alam. So, kailangan na turuan tayo ng paulit-ulit. Alam po ninyo, napakaganda yung turo ng Diyos sa atin kapag paulit-ulit po bako sa puso't isip natin. Tulad din sa mga anak po natin, di ba po kaya natin sila pinapasok sa paaralan para matuto, di ba po? So, dapat din tayo, matuto tayo doon sa mga salita ng Diyos. Paano tayo matuto sa salita ng Diyos kung hindi tayo nababasa? So, kailangan, bigyan natin ng panahon kung paano natin matulisit ang salita ng Diyos. Kailangan tayo magbasa ng Bible. At higit sa lahat, kung halimbawa, hindi tayo magbabasa ng Bible, kailangan meron tayong mababasa ng verse or mababasa tayong mga tulad ng delivery, the purpose read in life. Diba po? Amen! Kasi po, ang Panginoon po, marami po siyang marami siyang ituturo sa atin. Kaya lang minsan tayo, hindi tayo, parang mahina tayo kasi po, ang lagi natin na nakatulong tayo sa mga bagay na doon tayo sa mga buhay natin, doon tayo sa mga anak natin, ayaw natin matuto, basta alam natin may Diyos, dito na tayo sa trabaho natin, ano, nababagot na tayo, nakita natin, walang gana lang, kasi wala ang Diyos. Pero kapag may Diyos sa buhay natin, alam po ninyo, ako po, hindi ba ako nagmamataas kasi galing ito sa Diyos? Nung hindi pa po ako Kristiyano, nung sabi ko sayang, huwag tayo magsarado. Nung bago pa kong Kristiyano pala, sabi ko, huwag tayo magsarado. Ang sabi sayang, sabi ko gano'n. Sorry, Lord. Alam ko na ginagawa natin niya, sinasaktan natin ang Panginoon. Kulang pa ba yung kalakasan na binibigay niya sa atin o pag hindi natin siya paglingkuran? Hallelujah. Amen po ba? Yes. Kasi ang Diyos, maraming bagay na tinuturo sa atin. Hindi tayo matututo hanggang walang matuklasan sa parang karakter natin. Hallelujah. Sabi nga po, kailangan kapag ang Diyos may tuturo sa atin, dapat pag-aralan natin. Di ba po? Kailangan sa puso natin. Ako nga, tuwang-tuwa ako. Sabi kasi ni Pastor Roger, nung nakaraan, brother kayo ito, pupunta ka ba doon sa, sabi nga yun, kay Pastor Dong. Sabi ko, magkitanong naman, kung pwede ba sasama kasawa? Amen. Sabi ko, Lord, gusto kong lumago sa Diyos. Kasi po, mas maganda na lumago kayo mag-asawa sa Diyos. Hindi lang doon sa salita. Kasi po, alam po niyo, kapag nga si Kristo na sa buhay natin, sige tayo binabago. Dati palang mura ako, nung hindi pa ako Kristiyano. Pero nang dumating ang Kristo sa buhay ko, ang Diyos na tagapagligtas ko, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Na dati na hindi ako nagpasakot ni Brother Carlito, na ulang-ulang ako sa mga pagplano ko. Ngayon, hindi na ako. Kasi nasa Bible, magpasakot ba? Magpasakot ka. Kung gusto mo pagpalain, magpasakot ka sa asawa mo. Minsan, may mga bagay na hindi tayo
possible. Kung baka may bagay kayo na pag-awayan, kung wala kasi Kristo sa inyo, ano mangyayari? What's up? So, napakaganda na ang Diyos ay nasa iyo. Di ba? So, kailan natuto tayo sa mga bagay na tinuturo natin? Sa araw-araw pa lang ginagawa natin, alam na ng Diyos yun. Alam na ng Diyos kung saan ka natuto doon. Kasi minsan po, may mga problema tayo sa araw-araw na yun pala ang nakapagbigay sa atin ng katotohanan, na matuto tayo, ay mali pala yun, dapat pala lampasan ko yun. Yun po yun. Sabi nga po, may, kung pangalawa, napakarami natin dapat iwaksi, tuturo po yun. May dapat tayong iwaksi. Ano pa yung iwaksi natin? Masasar natin, sabi nga po. Kailangan ialis natin ang luma nating ugali at mga nakasanayang asal. Ano ba yung mga nakasanayang asal natin? Dati, nagsusunusa tayo, nung wala pa tayo si Kristo sa buhay natin, nandoon tayo sa kapitbahay, yung oras pa natin, ginugol natin sa walang kalimpas, yung bagay na yun, hindi ko naman sinabi na, nag-Kristiyano ka na, hindi ka na pwede makipangulubilo sa kapitbahay, hindi naman ka ganun. Ang ibig ko sabihin, bigyan mo ng halaga ang oras mo sa Diyos. Yung pag pumunta mo sa kaibigan mo, pwede ka magpunta, isa siya mga word of God, di ba po? Kasi isang dahilan yan, upang makapagligtas po, ikaw na kaluluwa. Amen po ba? Sabi nga po, kailangan natin iwaksi yun. Yung iwaksi natin yung mga luma at yung mga ugali. Sabi po sa Roma 13:12, malaking trabaho ang mag-alis nito sa magpalit ng sitwasyon. Ang paghubad ng dating pagkatao at pagbibinis ng bagong pagkatao. Totoo yun. Mahirap talaga yung dating ganun ka tapos magbago pa. Magulat ang tawag ka, nagbago yun. Di ba? Pero, alam po ninyo, ang Diyos dahan-dahan ng gagawin. Hindi naman ikaw ang magbago sa sarili mo. Hindi naman ikaw. Wala kang kakayanan na magbago sa sarili mo. Kahit nga ako, hindi ako walang kakayanan na baguhin sila. Ang Diyos lang ang nangungusap. Kahit nga sa akin, actually, nagbabago ako dahil sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay parang itak yan, parang tabak. Amen po? So, kailangan marami tayong iwaksin sa karakter natin, yung mga bagay na hindi maganda. Kailangan ang ituon natin ang kagandahang kalooban ng Diyos, yung layunin niya, dapat natin sundin. Pangatlo, tapos tayong humarap sa katotohanan sa ating mga sarili. Totoo po yun. Nasabi ko na nga sa ibang kabanata na palayain tayo sa katotohanan, pero magiging miserable muna sa umpisa. Totoo. Kasi po, bago tayo nagbago, parang bago tayo naging Kristiyano, parang ano tayo, parang nalawisip tayo, magadaw tayo eh. Tama kaya na magbago ako? Kaya naisip, alam ko ba ninyo, kapag Kristiyano ka, talatawa ko na si Kristo, parang ligtas ka. Hindi. Totoo po yun. Ito po yung totoo. Halimbawa, no, sabi mo, tinatanggap ko na ang Diyos. Pero wala ka namang ginagawa, wala ka namang ginagawa. Basta tinatanggap mo lang ang Diyos. Kailangan may kasamang gawa po yun. Pagkatrabahuan mo, ang pagtanggap mo kay Kristo. Hindi pwede, Lord, sinatanggap na kita. Lord, sa'ko, Lord, siisi ka na lang. Hindi po. Ang kailangan po ay humarap tayo sa katotohanan. Yung karakter natin, baguhin natin. Yung mga ginagawa natin, di ba po? Miserable nga po, sabi nga. Maging miserable muna tayo. Siyempre, di natin alam eh. Minsan naman na ayaw natin magbuhuan sa iba. Alam po ninyo, kapag Kristiyano na tayo, tapos sa mundo, ang taas ka. Kaya nga, salamat sa Diyos. Kasi mayroong mga pastor na pinadala ng Diyos upang turuan tayo. May mga leaders tayo na tinuturuan tayo. Di ba po? Napakamagandang opportunity yan na maturuan tayo. Kaya lang minsan, tayo mga taas. Ayaw natin maturuan. Kaya takot tayo. Di ba po? Takot tayo kasi ayaw natin maturuan. Gusto natin magmataas tayo. Alam niyo ba ninyo, ang mataas ay ipababa sa Diyos? Ang nagpapabait ako. Haleluya. Tama po. Totoo po yun. Ako po, nung hindi pa po ako Kristiyano, lagi ako mataas. Kailangan pag may nagagalit sa akin, galit din ako. Pero ngayon po, pag nagagalit sa akin, sabi ko, sige, baka may dahilan siya, bakit kung nagagalit na sa akin. Tulad kanina, i-share ko lang sa inyo, no? Ito ay isa na kasama din po sa ano po, meron kami na customer na problema, sa problema kami, yung mga tao na kasama ko sa tindahan, nabigay nila na, imbis na, bread, sinapa ang binigay, na yung maanat, sinapa, pag na panapo. Yung luto niya, pagdirita, yung ano, yung may pickle, siguro ako na iba ang lasa. So, ang nangyari, nagagalit. Siyempre, hindi pa kayo siya, no, galit na galit. Sabi ko sa mga kasama ko, huwag kayong magalit. Kung magalit siya, hayaan mo, kasi kasalanan naman natin. Tumawa ko siya sa akin, kita, bayaran na lang. Okay, bayaran mo na. Tapos kung binayaran, okay na. Nagsige pa sa gitna, nandoon, sabi ko, sabi ng pakamangkin
ko pong umuwi sa, oh Lord, ayaw ko mapigilan. Gusto ko, di ba po, mag-pray ako by your, ano, by the presence of God, ayaw ko magkaroon ng, ano po. So sabi ko, ayaan niya, kasalanan naman natin. Eh bakit, nabayaran naman po, bakit nalagaan, ayaan mo natin gawa ng kaaway yan. Huwag mo rin yung interview niya. Ang importante, alam mo, bakit siya nagagalit? Kasi kasalanan natin, yun ang isipin natin. Hindi, pwede na, galit ka, galit din ako, hindi. Isipin mo, tingnan mo yung karakter mo, tingnan mo kung bakit siya nagagalit. So, dapat lang talaga siya magalit. Hindi po ba? So, ganun din yung katotohanan. Dapat na, inalit natin sa ating sarili yun, di ba po? Sabi sa pangapat, ang paglago ay kadalasang masakit at nakakatakot. Totoo yun, sinasabi ko lang nga po kanina. Walang paglagong hindi kakibat ang pagbabago. Amen. Hindi tayo pwede magbago na walang kapalit. Siyempre, pag may pagbabago, may pagbabago, meron tayong kawalan, meron tayong bitawan sa sarili natin, yung mga karakter na natin, sabi ko po. Ibig sabihin po, kapag tayo nagbago na, kapag nasikrasyon na sa buhay natin, kailangan, gusto ba natin na ang Diyos ang maging tawagit natin? Hindi naman ito sa buka si Kristo. Ang sabi ng Panginoon, maging tawagit, kung ano ang ginagawa niya, ay dapat natin sundin. Ano ba yung layunin ng Diyos? Di ba ang layunin ng Panginoon, sinuturuan niya tayo upang maglingkod sa Kanya? Alam mo, alam ba ninyo na tayo ay may gift? Mayroon tayong kakaibang mga talent sa buhay natin. Di ba po? May talent tayo. So kung may talent tayo, gagamitin natin yan sa gawain ng Diyos. Hindi natin gagamitin sa mga ano dyan, kung ano mga gusto ng mga tao dyan, ang gagamitin natin mga talent natin doon sa Diyos. Kasi ang paglago daw ay isang bagay na tuntunin o dapat mayroon kang iwaksig sa karakter o pag-ugali. Maraming bibitawan sa sarili mo. Sabi nga po, kung paano, isa nga dito yung urat. Anong po ba ninyo? Ako pinipili ko, ato, wala to eh. Urat, wala to sa PDL, wala to sa PDL, wala ko ito sa sarili ko. Sabi, ano ba ang pinahawakin nito? Urat, una po urat. Bakit? Kasi may mga urat tayo na bakante, ginawa natin na lukod tayo ng TV. Hindi naman importante. Hindi ko naman sinabi na huwag kayo manood TV. Pwede tayo manood ng TV, pero alam ko ninyo, kapag na kay Kristo na tayo, dapat mamarunong na tayong magmanay sa urat natin. Meron tayong panahon na maglaba, panahon na mag sa mga anak natin. Mahirap ang nanay. Sino ba mananay dito? Mahirap maging nanay, actually. Maglaba ka, maghanap buhay ka, magluto ka, maglinis ka, pero salamat na lang sa Diyos kasi yung mga bagay na yan may tumutulong sa akin, yung kapatid ko. Salamat sa Diyos. Kasi alam po ninyo, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng kasama para sa ating buhay, para maglingkod tayo sa Diyos. Sabi ko na po, Lord, gusto kong maglingkod sa iyo, pero ayaw kong mababag sa mga bagay na tulad ng ating dahan. Sabi nga po, baka malubi ka, sabi nga nun. Lagi na lang, wala kayo doon. Yung magwala si Kristo sa iyo, hindi ka mamagapag. Sino nagsasabi niyo po kay Tanta? Ang Diyos, sumasama sa kanila. Bakit? Kapag tapat ka sa Diyos, ang mga tao mong tapat din sa iyo. Ang Diyos na, ang Diyos na bahala sa tindahan mo o sa business mo. Kailangan mo lang mag-commit ka sa Diyos. Amen mo ba? So, kailangan tayo lumago, hindi doon sa mga bagay na walang kwenta. Lumago tayo doon sa bagay ng gusto ng Diyos. Di ba po? Sabi nga po dito sa... Sabi po sa ikalima, kailangan ang nang panahon para makasanayan mo ang mga bagong gawi o pag-ugali. Hindi mo masasabi na mabait ka kung hindi mo palagi ang ipinakita. Hindi po sinasabi mabait ka, hindi mo lang pinapakita. Ano po yun? Ang karakter ng Panginoon, karakter natin. Nakikita yan sa atin. Totoo po yun. Kailangan lang natin practicein. Alam po ba ninyo, ang ugali natin, kahit gaano tayo kasama, pero kapag na kay Kristo na tayo, dinadahan-dahan niya tayo, inuunti-unti niya tayo pag-uwin. So, kailangan natin practicein po yan. Paano po? Practicein natin sa magandang ilo. Minsan nga, alam po ninyo, nasa tindahan po ako, may bumibili sa akin mga 3 weeks po siyang suki. Sabi niya, alam mo, sabi niya, Kristiyano ka ba? O di ba po? O bakit po? Alam mo, mahalata po eh. O di ba? Ibig sabihin, kapag Kristiyano ka, pag na si Kristo na sa buhay mo, nakikita ng tao sa iyo, hindi yung sa gawa, nakikita yan. Kahit nga po, dati, kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka, dati nga, mga drug addict, mga iba din, mga narinig ko, magsisimuli, mga drug addict, mga babaero, mga something, mga kahilayan, mga ginagawa nila. Pero kapag ang si Kristo pumapasok na sa puso nila, wala
kang itatali. Kasi ang Diyos, binabago ka niya. Pero kailangan ka rin mag-umit. Diba po? Amen po ba? Amen. Sabi nga po na isa lang ang paraan para magkaroon ng mga ugaling nagpapakita ng karakter na tulad na kay Kristo. Kailangan praktisin, sabi ko nga po. Panahon mo, panahon ang pinakailangan para dito. Bigyan mo ng panahon ang sarili mo. Bigyan mo ng panahon ang Diyos. Halimbawa po, ito po, Kristiyano ka na. Yung pamilya mo, hindi Kristiyano. Alam po ninyo, mas maganda na, ito, Kristiyano ka na. Hindi ka na maghanap ng ibang tao na tuturo sa pamilya mo. Ito mismo, turuan mo yung asawa mo, anak mo, pamangkin mo, kaibigan mo. Glory to God, ito si Lisel, galing si Sister Lisel, taga Greenland, kahit supik yan. Hindi ko sinasabi supik yan, hindi ako sa akin, hindi po. Ako po, natitinda ako by sa glory, sa Panginoon po, alam ko ninyo. Kung ang hindi na nakakilala sa akin, sa tuliling, sa bingbaling. Kasi sinasama ko yung salita ng Diyos. Kasi hindi tayo pwede maglago sa sarili nating kakayahan. Kailangan, kung lumago na tayo, dapat ibahagi din natin sa mga kaibigan natin. Kung mahal natin ang ating kaibigan, kung ayaw natin sinapunta sa skill ng pagkakahila, magbubagi sumipin ng sakit. Eh, ganun ang mangyayari. Sobrang sakit, kaya mo ba tingnan? Di ba po? So hanggang nandito pa tayo sa mundo, meron ang Diyos na binibigay sa atin ng pagkakataon na paglipuran siya, ang Diyos nagbibigay sa atin upang magturo tayo, kahit hindi pa tayo alam kung wala tayong kakayahan. Ako nga, hindi ko nga alam na gagamitin ako ng Diyos. Amen po ba? Hindi ko alam. Sabi ko, bakit ako? Sabi ko, sorry Lord. Pero nung sinabi ko, sabi ko, bakit ako bang sinabi? Sabi ko, sorry. Pero nung gabi na nag-i-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, patawad ko. Wala tayong karapatan na mag-question. Kasi si Pastura, mga leaders natin, ay ginamit lang ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi na kailangan lumaba. Tapos na siyang lumaba, natatawang tao, di ba? 2,000 ago, di ba? Nung nangyari na pinako siya para iligtas tayo, hindi na siya dapat, hindi na siya magbaba. Ginamit na niya ang mga pastor, mga leaders, para tayo turuan. Salamat sa Diyos. Kasi may pastura tayo, may mga leader tayo. Naturuan tayo. Amen po ba? Napakagaya. Alam po ninyo, maraming bagay, ang Diyos na pinapahiwatig sa atin, maraming taong ginagamit. Meron mga taong ginagamit para sa Diyos, meron din taong ginagamit doon sa mga walang kwenta. So saan tayo? So doon tayo sa buhay na walang hanggan, na matuto tayo sa, mag-aral tayo sa salita ng Diyos. Kasi po, lahat naman po tayo ay mamamatay. Sino ba dito ang hindi mamamatay? Diba po? Lahat po tayo mamawala sa mundo. So kailangan maging mag-invest tayo dito hanggang buhay pa tayo. Mag-invest tayo doon sa salita ng Diyos. Mag-invest tayo ng relasyon sa Diyos. Kasi mahirap mamatay na magpunta sa impyerno. Kaya nga, salamat sa Diyos na si Brother Angie, ginamit niya na kanya po ako lumago. Salamat nung sa live group ako lumago kung bakit ako nagpatuloy. Nakakatakot yung sinasabing that Angie ay totoo. Napanood ko, nakakatakot. Kawawa talaga yung buto mo. Nakatayo ka. Susunugin ka, tapos ibuo ka na naman, susunugin ka. Walang katapusan yun, napakahirap. So, kailangan mag-aral tayo ng salita ng Diyos at higit sa lahat, ipamuhay natin ito. Kailangan sundin natin ang layunin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi po, huwag kang magmadali. Sabi, huwag kang madali. Huwag kang magmadali naman talaga. Hindi madali. Hindi tayo madali maglago sa pananampalataya kung wala kang nararanasan. Kailangan ka pa dumaan sa mga bagay na dapat na may Diyos pala. May Diyos pala na dapat kong pagkatiwalaan sa lahat. Sabi nga, huwag kang magmadali eh. Sabi nga dito, may paraan para makatulong ka sa prosesong ginawa ng Diyos upang patuloy kang lumago sa buhay espiritual. Yung espiritual natin dapat lumago, hindi lang physical natin. Yung espiritual natin ay yun ang kawalang hanggan. Nakasama, mamatay tayo, yung lahat katawan natin, mamatay tayo, maiwan yan eh. Yung espiritual natin, yun na ang importante. So kailangan, ang espiritual natin ay lumago. Sabi nga po una, manalig na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo kahit na hindi mo mararamdaman. Hindi po ba? Kailangan manalig tayo sa Diyos kahit minsan di natin nararamdaman. Bakit? Sino ba dito ang binakaramdam na ang Diyos nandyan? Ako nararamdaman ko ang Diyos lagi. Bakit? Kahit hindi ba ako Kristiyano dati, nararamdaman ko ang Diyos. Bakit? Ang pinagawakan ko sa John 14:6,
Ako ang daan, katotohanan, walang makapuntas ang bangko sa pamagitan sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon ni Jesus Christ. Hindi sinabi doon, maglaba muna kaya ito ang daan. O di ba kaya magtinda muna ako kasi ito ang daan upang magyaman ako. O ito ba ang daan? Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Aleluya. Alam po ninyo, napakaraming bagay po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Sabi nga po, ganoon lang ang pag-ibig ng Diyos Ama, kaya binigyan niya ang gustong na anak kung iligtas tayo, makasalanan. Kahit na makasalanan tayo, binigyan tayo ng kaligtasan. So, sanalig tayo na ang Diyos may ginagawa sa atin, di ba po? Ang Biblia ay nagsasabi sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat bagay na isang silong ng langit, sabi ko nga po kanina, ang lahat ng bagay may kapanahunan. Paano naman ang problema? Basta maggawi o inanakit na gusto mong maglaho ng malak. Minsan kasi magdaan tayo ng mga problema, gusto natin mawala na ba yung problema natin, eh wala ka parang ng solusyon. O minsan naman may problema ka, yan na naman, ang problema na naman ako. Bakit mo kailan ba ako kristyano? Akala ko kapag kristyano na ako, wala akong problema. Sabi pang ganun. Hindi po yun. Ang problema ko ay isang daan upang ito ay magbago yung karakter mo. Tinitingnan ka ng Diyos kung hanggang saan ka, manalig ka pa rin ba sa Kanya. Bakit po ba manalig lang ba tayo na sa Panginoon? So, kung okay ang buhay natin, kung okay yung anak natin, nakapasok sila sa magandang school, ganun lang ba tayo pagpupuri sa Diyos? So, kailangan manalig tayo sa Panginoon. Kahit minsan, hindi natin nararamdaman. Alam ko ninyo, ang mga bagay na sinasabi na ang Diyos ay hindi nararamdaman. Yung mga taong hindi kilala ang Jesus Christ. Alam ko rin si Kristo po, malaking hamon niya sa buhay natin. Alam ko rin si Kristo po, sa po ang nabigayaan sa atin patungo sa kawalhatian, patungo sa buhay na walang hanggan. So, kailangan magkaroon tayo, manalig tayo sa Panginoon. Sabi nga po dito, subalit huwag sa samaang iyong loob kapag ang kasabutan ay isang dandang pagbabago. Minsan kasi pag meron tayong hilingin ng Diyos sa Panginoon, gusto natin instant, handa na, hindi naman. Masyado tayong expert pag ganun, di ba po? Hindi tayo tulad ng mga anak natin, minsan i-expert natin yan eh, binibigay tayo agad natin kung ang hilingin ang Diyos, hindi. Kasi ang Diyos, dinadahan-dahan sa Kanya. Minsan nga po, sabi ko, Lord, hindi mo binibigay sa akin yung gusto ko. Nung nasarado yung tindahan ko, i-open ko lang sa inyo kasi yung tindahan ko ay tatlo. Dalawa na siya kasi yung isa walang binta. Yung pangalawa, mapabili. Sabi ko, Lord, dapat ako mapanahon na yun. Lord, sabi ko, Lord, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, tulungan mo. Sabi ko, gano'n. Para akong ano eh, napang wala pang kristyano ko. Minsan kasi alam ko ninyo, kapag tayo ay nakatuon doon sa pera, nakatuon tayo sa mga bagay na matakot tayong mawala. Wala, nakasaktan natin ang Panginoon. Buti na lang, mga ilang oras lang ang Diyos na kinausap niya ako, anak. Hawakan mo ang sinasabi ko sa iyo. Kapag manalig ka sa akin, hindi ka kabayaan. Totoo po yun. Bakit ngayon? Isa rin si daan namin. Ano pa rin ang Diyos sa amin? Amen. Hallelujah. So, kailangan lang tayo manalig, di ba po? Pangalawa, isulat sa isang kwaderno o aklat ang lahat ng natutunan sa pag-aaral. Diba po? Kailangan isulat para hindi mo makalimutan. Kailangan yung mga narinig natin dito, isulat natin dyan. Kung may mga papel tayo, isusulat din naman sa akin yung salita ng Diyos yun eh. Isusulat kaya nga minsan, alam ko ninyo, kapag may edad na tayo, masyado tayo makalimutin eh. Kaya kailangan isulat natin. O di ba kaya kung di natin isulat, yung natutunan natin, para hindi naman sayang, isi-share natin doon sa bahay. Alam ko ninyo ako, pag mayroon akong marinig, sabi ko, kasi may kapatid ako, ayaw talaga mag-share. Sabi ko, Lord, wala ko ba yan sa ate ko? Sabi ko, Panginoon, gusto ko siya mag-share. Sabi ko, pero wala akong magawa. Kasi ikaw lang talaga ang mag-aaral sa kanya. Marami siyang dalilan. Pero sabi ko, alam naman ang question. Ang ate ko naman, andiyan sa balat kanya. Sabi ko, kaya ang narinig ko doon sa narinig ko doon sa mga preaching ko ni Dong Pampoy, Pastor Dong, no? Yung mga kabako, ni Pastor Jerry, ni Pastora, mga pastor, lahat ng mga ano, picture ko yan, yung kapatid ko. Alam mo ate, sabi ko gano'n, buti naman, nakikinig din siya. Gano'n po yun. Dapat kung ano yung natutunan nyo, isa-share po ninyo sa kaibigan nyo. Amen po ba? Kasi po, kailangan po ay maging masaga tayo sa panampasayan sa Diyos. Nag-share natin ang salita ng Diyos. Sana ba tayo? Pangatlo, magiging masaga
Pangatlo, magiging matyaga sa paghihintay sa Diyos at sa sarili. Matyaga tayo, madalas tayong magmadali habang ang Diyos ay hindi naman nagmamadali. Maaari kang panghinaan ng loob kung sa palagay mo ay napakabagal ng iyong pag-atinso. Gayun din, nagsikap ka namang matyaga sa lahat ng bagay, kinakailangan bilang mananampalataya, ang Diyos ay magtyaga din sa atin. Dapat tayo ay magtyaga sa mga bagay-bagay po. Ang Diyos nga nagtyaga sa atin eh, di ba po? Dapat din tayo magtyaga. Minsan po kay may hiningin tayo, wala tayong tyaga, gusto nandiyan na agad, pang-instant. Pero ang Diyos hindi ganun. Kailangan muna tayo dumaan sa mga bagay. Alam ko ninyo, kapag si Kristo na sa buhay natin, ang lahat ng bagay po ay ipaprasos niya yan. Hindi basta-basta na maabot mo yan. Lahat na gusto mo, alam, Lord, gusto ko ng kotse, Lord. Ibigay ba yung Panginoon sa'yo? Hindi. Magtaga. Kung gusto mo isang bagay, kung gusto mo isang bagay, kanunin mo. Magtipid ka. Sabi nga, mayroon ako, yung anak ko, sabi niya, Mama, gusto ko yung, may gusto ko akong laruan, nakikita ko niya sa kaklase na, hindi ko natin maiwasan si bata ko. Sabi ko, anak, hindi tayo mayaman, hindi natin tayong pinin yan. Kung gusto mo, pag-ipunan natin yan. Nung nakita ko sa Robinson 1-11, nagulat ako, malaking bagay. Sabi ko, nanak, mahal, sabi ko, maghintay ka, anak, kung gusto mo yung isang bagay mo, ipunan tayo. Kung gusto mo, di ka nalang, wala ka ng bahon, kasi 15 pesos a day mo. Ang gawin natin, iipon natin yung pera mo, pabaunan kita ng kanin. Sabi naman ng anak ko, si Angel, buti nakaintindi. Opo, Mama, kanin na lang, kasi ito. Diba po? No, ang bagay, yung mga bagay na yan po, tinuturo yan sa'yo. Alam po ninyo, ang mga bagay na kapag nasa Diyos ka, dinadandaan niya at tinuturoan ka, so ganun din yung pamilya mo, matuturoan mo. Kahit maliit pa yung mga anak mo, dapat ipag-itindi mo, hindi kay bigay ka lang ng bigay. Kasi yung anak natin, kapag may alam na yan, ibig sabihin, marunong yan, itindi. Diba po? So, maging matyaga tayo, sabi nga po, handa pa rin niya tayong patawarin kahit ilang bisis na tayo hindi dapat. Ay, ano ba? Sorry po. Madalas tayong nagmadali, kabang ang Diyos ay hindi naman. Maari kang panghinaan ng loob kung sa palagay mo ay napakabagal ng iyong pag-asinso. Gayon, nagsikap ka namang matyaga sa lahat ng bagay.